Bago pa man nga po mga idol, kalabani ng Golden State Warriors ang Phoenix Suns ay may lumabas nga pong balita na dehado nga daw dito ang kanilang team. Yan naman ang ating unang story ngayon na sasabayan ko na rin ang balitang delikado nga po si Victor Wembanyama sa injury. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang good news ng Denver Nuggets sa kanilang opening game kontra sa Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, umpisahan na! Na natin yan. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Isa nga po mga idol sa mga pinaka-inaabangang laro sa darating na season ay ang matchup ng Golden State Warriors at ang Phoenix Suns sa opening night ng regular season ng NBA. Maliban nga po sa pagtatapat na parehong super team ng Warriors at Suns, dito rin naman nga po magaganap sa unang paglalaro at pagbabalik ni Kevin Durant sa home court ng Warriors matapos ang ilang taon mula nang umalis ito sa kanilang team. Kaya di na nga po nakapagtataka bakit marami ng mga fans ang excited na dito, lalo pat magkakaroon nga po ang Warriors ng tribute sa kanya sa loob ng Chase Center. Pero kahit man nga po mga idol sa home court ng Warriors gaganapin ang kanilang laro, ay may lumabas pa rin naman nga pong balita na dehado dito ang kanilang team. Gayong hindi nga dito kompleto ang kanilang lineup sa pagkawala ni Draymond Green dahil sa kanyang injury. Bali, bagamat man tuluyan na itong nakasama sa kanilang mga ginagawang 5-on-5 practice, kailanganin pa nga po nitong ipakondisyon at patatagin ang kanyang katawan upang hindi magtamong muli ng injury. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangalawang story ngayon sa balita nga, delikado nga po si Victor Wembanyama sa injury. Dahil nga po mga idol sa ipinakitang performance ni Victor Wembanyama sa game ng San Antonio Spurs noong nakaraang araw kontra sa Golden State Warriors, marami na nga po mga fans at analyst ang nagsabi na maghahakot nga daw ito ng award ngayong season gamit ang kanyang talento at opensa, syempre ang depensa. Pero may ilan rin naman ditong nagsasabi na bagamat man inaasahang magdodomina si Wembanyama ngayong season, mahihirapan pa rin naman siya na makuha ang mga ito, lalo pat injury nga daw po ang kanyang pinakakalaban ngayon. Yes mga idol, dahil nga sa liit ng katawan nito ay mas madali nga po siyang magtamo ng injury kapag binangga siya ng ilang mga malalakas na player sa NBA katulad na lamang nina Joel Embiid, LeBron James, Giannis, Antetokounmpo at si Nikola Jokic. Kaya kailangan nga talaga niyang alagaan ang kanyang katawan kung gusto man niyang makakuha ng mas maraming award ngayong season. Samantala, dito naman tayo lumiko sa ating huling storya sa good news ng Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga idol, kalabani ng Nuggets ang Lakers sa susunod na araw, may lumabas nga pong balita na tatlo sa kanilang mga manlalaro ang meron ngayong injury at posibleng hindi makapaglaro. Sila nga po ay sina Julian Strother, Jay Huff at si Vlad Kukankar na out of the season na. Maliban nga po dyan, meron rin naman ngang tinatamong injury sina Michael Porter Jr. at Christian Brown ay inaasahan rin namang makakapaglaro ito sa kanilang opening game laban sa Lakers. Ngunit nasa limitadong minuto lamang dahil hindi pa nga po 100% ang kanilang katawan. Ang kaso lamang, hindi pa nga ito 100% syempre sa lineup ngayon ng Nuggets na nawalan rin naman ng dalawa pang mahalagang player ng nagdaong offseason na pag-alis dito ni na Bruce Brown na lumipat ng Indiana Pacers at si Jeff Green na sumali naman sa Houston Rockets. Kaya susubukan nga po ni Coach Mike Malone ng magkaroon ng ilang mga bagong adjustments sa kanilang game kontra sa Los Angeles Lakers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again,
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming maraming salamat mga idol!